ήταν στο Παρίπα ή να... να... 3 days. Έγινε να υπάρχει, I leap out. Ay, na isa ti yung tulong sa bagay-bagay. Kasi nakita yung kahalagahan. Ikapupuri. No? Ikapupuri ninyo. No? Nakikita po ng pamunuan at ikapupuri natin ang pag-trip-trip kahit man lamang sa loob ng isang taon. Although it will require some of our time. No? Panahon. Pera. No? Pagkilos. Pero bakit? Kasi ikabubuti natin. No? Yung pamatayan, yung first principle na dapat maging maliwanag sa atin. Bilang mga pinasunod ng ating Diyos sa inyo, ay, if God is good, no? Yung lahat ng prinsipyo nito ay nakabase sa pagkilala na itong lahat ng ito ay para sa ikabubuti natin. Kasi yung pong binigay na halimbawa mismo ni Jesus, eh kahit na doon ako sa mga taong masasama, ang loob, mga tao na masasama ang loob, ay anong sabi niya? Kahit na itong mga tao ito na itinuturing natin ng mga walang niya, ay there is still goodness in themselves. Kahit ito yung mga tao ito na kuminsan ay nandoloko sa atin. No? Yung mga tao na maaaring nandadaya, nangungulakot. No? Yung mga nagnanakaw. No? Kaya kahit itong mga tao na ito ay ang sabi ni Jesus, no? Ay hindi niya bibigyan ng kanyang anak ng ahas kung ito'y humingi ng itlog. No? Hindi niya ito bibigyan ng ano ba sabi ngayon? No? Sinabi pala dito po sa ibang Erisid Mateo ay kung humingi ng isda, no? Hindi niyo bibigyan siya ng ahas. At bato kung ang anak ay humingi ng tinapay. Hindi ako pala dito may isang Lucas po at tayo. Ito ay isang Mateo. So, ibig sabihin ay kung humingi ng tinapay, hindi bato ay ipibigay mo sa kanya. Kasi kapag ipinigay mo ng mga yung bato sa bata, ano yung pakamamaya ay matanggal pa ang ipin. Kung humingi ng isda, ay hindi nang pwede ahas na ipinigay mo sa kanya, ay hindi namatay yung bata. No? Tutuklawin. So, simple kahit ito yung mga itinuturing natin mga masama. There is always goodness in themselves. At hindi po yung maging pamantayan ng ating pagkilos. Na pagkaman kumisan ng mahirap mag-isip, lalo-lalo na ho, dulo sa mga pagkakaon na ang tao ay nagalana sa daigdig na ito. Kasi may mga tao kasi ano eh, naging kung tawagin natin ay mapangusga na. No? May mga tao always sus ang kanyang pagkaisipan ay always in suspicion. Ito, kagawin ito ng masama sa akin. Bakit? Kasi yung kanyang buhay ay nakaranas siya ng maraming mga kabigatian, maraming pagdaloko sa buhay niya. Yung mga tao po kuminsan na kung saan ay binalangya ng kanyang halimbawa po ay matalik na kaibigan, no? Ay dumanas ng matinding mga sakit sa pamumuhay. Kaya kuminsan, ano yung tingin niya? Ito, may kapuling masama sa akin ito. Kasi yun yung kanyang karanasan eh. Yung kanyang karanasan na kung saan ay siya nasaktan ng mga tao yung tinuturing niya na gagawa sa kanya ng mabuti. Kaya kung minsan, ay mga tao na
ang tingin palagi kapag kikilos ka ay masama. Kasi bakit? Siya ay sumbatan. Marami siyang sugat sa katawan. Marami siyang masasamang karanasan. Siya ay kung tawagin nga po natin ay itinakwil na, no? Ng panahon. Sabagat marami siyang naranasan na hindi kaaya-aya sa kanyang buhay. Kaya, ang bawat pagkilos mo ay suspect. Ang tawagin natin ay general suspect, no? Main suspect ka. Kasi, bakit? Siya ay nadurog na, no? Ang kanyang puso sa maraming kabigatian na nangyari sa kanyang buhay. May mga taong po ganun, no? Yung kanilang kaisipan. At kung isang, kapag sila'y nakakasalan mo kami, no? No? Ay ganun din kung isang yung pakikito mo sa'yo. Na palagi kang pagsususpetsahan. Palagi kang pagdududahan. May masamang mangyayari ito. May masamang gagawin ito sa akin. Lalo-lalo naman yung panahon na ito. Sabagat, sabi na natin yung marami ng dolo ko. Pero, iba po yung maging marunong. Iba po yung ikaw ay palagi na lamang suspicioso. Iba rin po yung ikaw ay mag-ingat. At iba rin po yung makita po yung kabutihan ng bawat isa. Kaya matutusin na po ay isang bagay mo na napakahalaga in the retreats and recollections ay ano, ay marunong tayong makapagnilay para makita natin talaga kung ano talaga ang uri ng tao na ito. Kinakailangan din po natin ng isang panahon ng taimtim na panalangin para nakita natin kung ang tao bang ito talaga ay sa ating pakipag-umayan. Kasi it also comes with experience. Kung ito bang tao ito ay kaya na ginagawa ito sapagat gusto niya akong balikan o gusto niya akong gawa ng masama o siya lamang ay nag-iingat. Kasi maraming panahon na siya nasaktan. And yan po ay makukuha lamang natin sa pamamagitan ng biyaya ng pagkilala ng tunay na pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Discernment. At yan pong discernment ay nakukuha po sa pamamagitan din po ng panahon ng pagdilinay natin sa ating sarili. Makikita po natin kung ang tao ito ay talagang mayroong masamang kalooban o maaaring siya lamang ay biktima ng panahon, biktima ng mga tao na sa paligid niya at ng mga pangyayari sa buhay niya. Pero tayo po naman ay inaniya ng Diyos bilang mga tunay na naniniwala on the goodness of God. Kasi yun po na tayo natin, makikita lamang natin ang goodness ng bawat tao kung nakikita natin yung kagandahang loob ng Diyos. Sabagat doon lamang nagsisimula, hindi mo makikita ang goodness of God. Siguro, ano pa rin kung makikita yung goodness of God? Halimbawa doon sa taong nagloko sa akin, inuunan ako ng pera pagkatapos ay hindi na binalik, no? Na-scam na ako, no? Ay mayroong ibang mga pagkatao na talagang yung kanilang kung tawagin ko natin ay yung nidamsam nila yung kanilang pension. Ay doon nila ibinigay pagkakasal
Paano kung makikita yung goodness ng Diyos sa tao ito? Ay, kapag ko mababaw tayo, hindi natin makikita yun. At kung tayo ay hindi natin nahayaan ng panahon na mapagnilay-nilayan natin yung panahon na ibinibigay sa atin katulad po sa Ebanghelyo ngayon sa araw na ito, ay hindi mo natin makikita yung karunungan na nais na ipagkaloob sa atin ng Diyos. Kasi ang isang taong good na nananais na tumulad sa kaloob, magandahan loob ng Diyos, sa kabutihan ng Diyos, ano? Hindi ka lamang mabuti dahil sa ikaw ay ginagawa ng mabuti. Because you will simply be fair. Kaya ka lang mabuti kasi ginagawa ka ng mabuti. Bibilib ako sa iyo na talagang mabuti ka. Kahit na ikaw ay ginagawa ng masama, mabuti ka pa rin. Yun ang talagang mabuti. Yun ang tinatawag natin kabutihan ng Diyos. Pero paano kung paano magagawa yun? That's why we have to contemplate on the goodness of God. Kinahailangan natin ang panahon ng pagninilay na makita natin ang karunungan ng kabutihan ng Diyos. Retreat ay isa pong pamamaraan na makita po natin yung karunungan ng kabutihan ng Diyos. At sa retreat po nito, ay bigyan natin ng pagkataon na matutunan natin ang karunungan ng kabutihan ng Diyos. Magandaan po tayo ng panahon ng paninilay. Papuri po rin po may kapal ngayon at kailan pa ba?
stay with them. Kapatido po ang pag-aari natin ng kalitaan ng Diyos sa mga kapatid. Ang maraming tumika. Maging kalugod-lugod na ang aming panalangin at mga alay na aming inihahin upang paulakan mo ang aming pagdulog at ang kalooban namin yung maakit sa iyo ng Diyos. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Salamat na siya ay pasalamatan. Ang maraming makapagnyarihan tuloy ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon, sa pagpapakasakali mong kapipuputi, isinugo mo sa Jesucristo upang parunahan kami. Bilang pagsayot sa iyong mga atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang apinto ka ay kanyang damaya. Ngayon, ay minihahandog ang pagkataong aming may sa loob ang kanyang ganap at usang paglilingkod upang sa iyo lang kami makasunod. Kaya kayo sana ang mga angin at isiabig na papuri sa iyo ng walang humpay sa kalamitan. Kami nagpupuli sa iyong kalakihan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos na makapangyarihan sa pagkunuhan namin at luka na kalwalatian mo, o sana sa kaitasan. Pinagpala na paririto sa hala ng Panginoon, o sana sa kaitasan. Ama namin, banal ikaw ang bukalan ka ng kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, dalhin mong banal ang mga kalawag na ito upang para sa amin